Katulad po ng aking nabanggit sa unang video na aking inilabas, magbibigay po ako ng reaksyon sa inilabas na pahayag ng dating LTO Chief, Engineer Albert Swansing. Pero bago po yan, hayaan po ninyo na banggitin ko na si Engineer Albert Swansing po ay maraming beses ko na rin nakaharap at nakasama, lalong-lalo na po noong 2008 na siya po ang chief ng LTO at ako naman po ay nakatalaga sa PNP Highway Patrol Group. At lilinawin ko lamang po na itong aking reaksyon dito sa kanyang pahayag ay hindi ang ibig sabihin po ay nakikipagpagalingan po ako sa kanya. Paglilinaw po yan, ang usapin po dito ay hindi pagalingan, hindi po ito paligsahan. Ang usapin po natin ay tamang pagpapatupad ng LTO Administrative Order Number AHS 2008-015 para hindi po maabuso at maperwisyo ang sinuman sa ating mga kapatid na motorcycle riders. Lalong-lalo na po sa mga taga Metro Manila at sa mga riders po na pumupunta sa Metro Manila. Hindi po ang usapin ay ang sinasabi ng iba na bangayan ni Colonel Busita at Colonel Nebrija. Pero bago ko po ibigay ang aking reaksyon, nais ko munang linawin sa lahat na totoo po na mas maganda, mas maayos at mas ligtas ang ating angkas sa motorsiklo kung ito po ay nakasapatos. Walang maaaring kumontra po dito dahil yan po ay totoo at yan po ay para sa ating kaligtasan. Pakinggan po natin ang pahayag ng dating LTO Chief, Engineer Albert Swansing. Ayon kay Transportation Senior Consultant Alberto Swansing na mismong pumirma sa Land Transportation Administrative Order AHS 2008-15, tama ang paninita ng enforcer. Hindi kasi nakasulat dito na partikular lamang sa driver ang hindi pagsusuot ng chinelas o sandals habang nagpapatakbo ng motorsiklo. Pag sinabing nag-ooperate ng motorsiklo, hindi lamang yung driver itself, ano, yung rider itself, kundi kasama na dyan yung tinatawag natin, you know, sa in motorcycle terms, pillion driver. Ano yung pillion driver? Yan yung nakaangkas. Since the pillion rider, the driver, is in direct contact with the rider, so as if siya rin ay nag-ooperate ng motorsiklo. Yan po, nadinig po natin. At ngayon naman po, bago po ako magbigay ng komento at reaksyon, pakinggan naman po natin ang reaksyon ni Attorney Libayan. Ano rin ang pwede kong sitahin dito, ano? Ang ano ko kasi, ang problema ko talaga dito kapag tayo nagpapaliwanag. Ano? Syempre ako, no, lagi ako nagpapaliwanag sa judge doon sa kalabang ko sa korte. Ang magandang paliwanag talaga ay syempre doon ka o you stick to the argument. Ano? Ang hindi ko gusto na ginagawa nila dito pag nagpapaliwanag sila na sinasali yung backride, ano, ay ang ginagamit nila na term ay rider. Ano, eh ang nakalagay doon sa administrative order eh operator o operating a motor vehicle. Ano, titingnan nyo, no? Yan, no? For wearing sandals, blah, 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 while operating motorcycle or scooter. Yun ho ang nakalagay dyan. Hindi ho nakalagay dyan yung word na rider. So, yun ang hindi ko maintindihan. Bakit tayo pupunta sa rider at yun ang ipapaliwanag natin kung hindi naman yun ang terminology na ginamit ng batas. Ganto kasi yan. Siyempre, yung terminology, pag pinalitan mo, iba na rin yung kahulugan niyan. Kahit magkasing kahulugan sila sa'yo, no? Siyempre, iba pa rin pag ang ginagamit mo ay yung actual na word itself. Ano? Tapos ito, kunin natin, no? Yung sinasabi niya. Pag sinabi nag-ooperate ng motorsiklo, hindi lamang driver itself, kundi kasama na yan yung tinatawag natin na motorcycle terms o pillion rider. Pillion rider, alright. Ang gusto ko sanang marinig na paliwanag dito ng LTO o kahit sino man na gumawa ng batas na ito, ano ho, ay yung definition, no? Yung actual na definition ng operating a motor vehicle.
Di ba? Bakit ho hindi lumabas-labas yung tamang definition ng operating a motor vehicle? Pero, no, sa pagkakaalam ko, dahil ang transportation laws natin o more specifically, yung batas natin sa kalsada, ano ho, it is more or less, ano ho, must be uniform sa lahat, no, ng ano, ng bansa, except of course kung left-hand drive ka or right-hand drive ka. Pero pag titignan mo, pati yung mga traffic signs natin pare-pareho, di ba? Kasi nga, eh syempre, para pag ang isang tao ay pupunta sa isang lugar at magmamaneho, like me for example, no, pag pumupunta ako ng United States, ng US, eh nagmamaneho ako doon. Yung aking lisensya dito sa Pilipinas, valid ho yun at pwede akong magmaneho doon kasi 30 days, no? Within 30 days na nandoon ako, pwede kong gamitin yung aking lisensya para magmaneho doon. Kasi pinagpapalagay naman na dahil ako ay lisensyado dito sa Pilipinas, eh alam ko rin yung mga traffic rules and regulations doon. Ano? Ganun yung nangyayari. So, yung mga nagtatanong noon na ano ang definition o strict definition, legalidad, no, yung legal na definition ng operating a motor vehicle o operating a motorcycle, ano ho, hanggat wala pang lumalabas na strictong definition galing sa authorities dito sa Pilipinas, no, ang gagamitin natin ay yung definition niya as it is widely acceptable in the whole world. No, eh ang definition niya eh yun nga imamanipula mo ang isang sasakyan para ito ay umandar. 'Di ba? So pag ikaw ay backride eh hindi mo naman mapapaandar yung sasakyan. You are in direct contact daw. I don't know, no. Hindi ko alam kung ano yung citations nila. Pero tandaan natin, siya yung isa sa mga pumirma doon sa administrative order na yon. So most likely, alam niya kung ano yung intention ng batas. Pero mananaig pa rin po yung rules dun sa statutory construction. Alam niyo yung binasa ko noon na syempre hindi mo pwedeng i-enlarge, hindi mo pwedeng i-stretch, hindi mo pwedeng i-imply kung ano yung nasa batas. Kung ano yung nandoon, dapat strict na yun ang sundin mo, no? Especially if it is punitive in nature. Anong ibig sabihin ng punitive in nature? May penalty katulad ng fine, 'di ba? May huli. Kung hindi nakalagay doon specifically, it must be construed in favor of the person who is paying the fine o yung tao na nahuli. So, kahit yun ang intention mo, pero hindi mo na ilagay yun, ano ho, eh kailangan amyendahan mo muna yung batas o yung nilagay mong administrative order bago mo mapanagot yung mga tao. Dagpariswan Singh, kahit na kasi isang maliit na bato lang ang tumilansik sa paa ng angkas, madidistract na ang atensyon nito na siyang makakaapekto sa pagpapatakbo ng driver. Pinag-aaralan naman ng MMDA ang isasampang kaso kay Colonel Bosita sa umano'y pakikialam sa trabaho ng enforcer. Si Bosita, handa namang harapin ang anumang reklamo na ihahain laban sa kanya. Karen Villada para sa Bayan. Yan, di ba? So ito, official statement ba ito ng LTO? Yun ang tanong, no? Yung ginawa na declaration o pagpapa-interview ni Engineer Swan Singh sa media, ito ba ay magbabago doon sa pwesto kung nasaan si Colonel Bosita at saka si Colonel Nebrija, no? Parang kumampi lang siya kay Colonel Nebrija. Pero po, no, hindi ito official statement. Unless, ang mag-i-interpret kasi ng batas natin, tandaan ho natin meron tayong tatlong parte. ng gobyerno, yung executive, ang executive department, sila yung nagpapatupad ng batas, no? Yung judiciary, sila yung lumilitis sa judiciary din. Yun din yung nag-iinterpret ng batas. Yan din. Ano? Yan din yung nasaan yung Supreme Court. Tapos meron yung legislative, yun yung gumagawa ng batas. Meron din yung mga quasi legislative, gumagawa sila ng batas. Quasi-judicial, nagkakaroon din ng adjudication o nagpwede rin sila mag-interpret ng batas. Dito, no, kailangan talaga magkaroon ng official na interpretation doon sa gumawa ng batas. Ano? Pero syempre, yung interpretation na yon, it must be in accordance with the law. Kapag hindi in accordance with the law yan, ano ho, eh pwedeng i-question yan at dalhin doon sa korte. Ano? Bakit? Baka ito yung maging isang unconstitutional law. Pag unconstitutional yung batas na yan, ano ho, ibig sabihin, hindi ayon doon sa constitution, eh pwede ho itong ipawalang visa. Ganun ho ang mangyayari dyan, no? Pero, insofar as the arguments are concerned,
eh wala pa ring resolusyon. 'Di ba? Hindi pa rin ganoon. Wala pang official statements, no? Wala pang official interpretations of that particular provision doon sa administrative order. Yan po. Napansin po natin na napakalinaw ng pahayag ni Attorney Libayan. Talagang hinimay-himay po niya bawat punto. At syempre, hindi naman may tatanggi, siya po ay lawyer, siya po ay abogado, kaya talagang hasang-hasa po siya. At base po diyan, hindi na ako magtatangka na magpaliwanag pa. Napakalinaw po ng kanyang pahayag. Ganun pa man, gusto ko pong ulitin muli o ipakinig muli sa ating lahat ang ilang parte ng kanyang mga pahayag. Pakinggan po natin. Siya yung isa sa mga pumirma doon sa administrative order na yon. So most likely, alam niya kung ano yung intention ng batas. Pero mananaig pa rin po yung rules dun sa statutory construction. Alam niyo yung binasa ko noon na syempre hindi mo pwedeng i-enlarge, hindi mo pwedeng i-stretch, hindi mo pwedeng i-imply kung ano yung nasa batas. Kung ano yung nandoon, dapat strict na yun ang sundin mo, no? Especially if it is punitive in nature. Anong ibig sabihin ng punitive in nature? May penalty katulad ng fine, 'di ba? May huli. Kung hindi nakalagay doon specifically, it must be construed in favor of the person who is paying the fine o yung tao na nahuli. So, kahit yun ang intention mo, pero hindi mo na ilagay yun, ano ho, eh kailangan amyendahan mo muna yung batas o yung nilagay mong administrative order bago mo mapanagot yung mga tao. Yun po, napakinig po uli natin ang pahayag ni Attorney Libayan. Dalawa lamang punto ang napansin ko po doon. Una, pare-pareho po tayo ng pananaw. Napakaganda ng intention ng dating LTO chief na si Engineer Albert Swansing. Pero dahil hindi po na ilapat o nailagay sa naaprubahang administrative order ang kanyang magandang intention, hindi po maaaring hulihin at pagmultahin ang sinumang rider kung ang kanilang angkas ay hindi nakasapatos. Yun po ay napakalinaw. At nabanggit ko nga po sa inyo kanina, hinimay-himay po ni Attorney Libayan ang kanyang pahayag, punto por punto. Kaya po hindi ko na masyadong pinakialaman o hindi na po ako nagpaliwanag dahil higit po siya na may karapatan na magpaliwanag sa atin dahil siya po ay abogado, siya po ay isang lawyer. Panoorin naman po natin itong lumabas na video kamakailan lamang. Kung hindi po ako nagkakamali, ito po ay hindi pa masyadong katagalan at ito po ay panghuhuli ng MMDA enforcer sa kapatid natin rider na ang kanyang angkas ay nakatsinelas. Pakinggan po natin. Hindi, pati yung mulitin sa mga sir. Ganito ha. Mayroon kang karapatan mag-complain. Ha? Oo, kahit tawag mo kay Kernel Pusita. Ang sabi namin si Kernel Pusita. Sige muna, lisensya mo, sir. Lisensya lang muna, tanga tayo mag-usap. May decision na yan, galing LTO, sir. Huwag mo na ito ibang rider. LTO Chief Swansing, nag-desisyon. Mali ang ano ni Colonel Busita. Bawal na ka-sinela. Hindi ba ta si Colonel Busita? Pulis lang yan, sir. Retirado pa. Patingin mo na, sir. Gagalala lang po ako. Sige po, abigyan mo muna. O yan po, malinaw na insulto pa ako dyan. Ako daw po ay pulis lamang at retirado pa. Ay totoo naman po yon. Hindi naman po tayo sensitive sa ganyan dahil focus lamang po tayo sa ating advokasya. At nabanggit po niya nitong MMDA enforcer na ito daw po ay naaprubahan na ni Engineer Albert Swansing. Paglilinaw po sa lahat, totoo po na si Engineer Albert Swansing ang dating LTO chief noong naaprubahan po itong administrative order. Pero yun nga po, base po sa administrative order ng LTO, base sa kasalukuyang sitwasyon na ang LTO enforcers, ang PNP HPG personnel at ang local enforcers ng mga LGUs, base po sa pahayag ni Attorney Libayan na isang abogado at batay po sa batas at batay sa ating mga nabanggit na basihan,
Hindi po dapat ipagpatuloy ni Colonel Nebrija ang kanilang ginagawang panghuhuli sa mga riders na hindi nakasapatos ang angkas. Pero dahil wala po tayo sa posisyon para utusan at diktahan si Colonel Nebrija, dalawa lamang po ang maaari kong iparating sa ating mga kapatid na motorcycle riders sa Metro Manila at sa mga kapatid nating motorcycle riders na pumupunta sa Metro Manila. One, para matiyak po na hindi tayo maabuso at mapiperwisyo ng ginagawang panghuhuli ng mga MMDA enforcers kaugnay po dito sa usaping ito, makakabuti po na ang ating angkas ay tiyakin natin na sila ay nakasapatos at hindi nakatsinelas. Simpleng-simple po. At yun naman po ay talagang maganda at masigit na ligtas para sa ating angkas. And number two, kung ipagpapatuloy po ni Colonel Nebrija ang kanilang ginagawa na pinaniniwalaan nating labag sa batas, idudulog na lamang po natin ito sa mga kinauukulan para matugunan po ang usaping ito. Paglilinaw po muli sa lahat, hindi po tayo nakikipag-away sa sinuman. Ang interes lamang po natin ay may patupad ng tama ang batas alinsunod sa naaprubahang LTO Administrative Order, hindi alinsunod po sa opinyon at kagustuhan ng sinuman. Hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyong lahat.